Okay. Magandang tanghali po mga kanegosyo. Nandito po tayo ngayon sa aking maliit na rabitan. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay ang problema natin sa ating rabitan ay yung pagkakaroon ng maraming lamok. Maraming lamok sa ating paligid ng ating rabitan ay sanhin ang nagiging problema ng mga kagat ng ating mga kids. Ngayon ay gagawa tayo ng isang solusyon na pwedeng pakinabangan lang lahat ng mga rabitero na pwede nyong i-apply sa inyong mga rabitan itong ating gagawin. Ang kailangan lang po natin ay bawang, empty bottle, stick, water. Siyempre, kailangan natin ng kutsilyo, gunting, at sangkalan. Unang gagawin natin, babalatan muna natin itong mga bawang. Tatanggalan natin sila ng balat. Napaka simple lamang ito na itong ating gagawin. Tatanggal ng balat. Tapos ilalagyan lang natin siya ng tubig. Ngayon po, i-update ko po kayo dun sa aking mga dough. Sila po ay nagsipag-anak na. Ang nanganak po natin dough ngayon ay apat. Apat na dough ang nanganak. Diyan po tayo kukuha ng ibang rarapol sa ating susunod na rapol. Ang tatay po niya ay F2 at ang nanay po ay upgraded. Kaya po malalaki po sigurado ang magiging anak niyan. Yan po, nabalatan na po na natin yung bawang. Gagawin naman po natin dito ay tutusukin natin sa gitna. Ayan, ganyan po. Tutuhugin natin. Ang lalagay po natin ay dalawa. Tutuhugin muna natin sila. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya ilagay. At kung paano siya makakapagpataboy ng lamok. Gumawa ako ay anim. Lalagay ko sa paligid. Ngayon, lalagyan po natin ito ng tubig. Pero masyado pong mataas yung bote, gugupitin po natin siya hanggang dito. Kahit po sa loob ng bahay, pwede po natin itong gamitin. Maitataboy po nito ang lamok kahit sa terrace ng bahay nyo. Mapapaalis po niyang mga lamok. Puso rin ng dengue. Kaya pwedeng gamitin sa tao, pwede rin gamitin sa ating mga alaga. Kaya nga, itong ginagawa natin double purpose. Pwedeng pang rabbit, pwedeng pang tao. Kahit po anong bote, pwede nyong gamitin na pwede nyong lagyan ng tubig. Gupitan lang natin sila ng kapraso para ipitan ng stick. Yung palang aking mga rabbit ay nanganak ng may 8, may 6. Kaya marairay po tayong kids ngayon. Lahat sila ay puti. Ito na po. Lalagyan naman po natin sila ng tubig.
yan. Tapos po, kailangan po, pagka inilagay natin sila sa tubig, yung puwit po ng bawang ang ating ilalagay sa tubig. Ayan po. Tapos, kailangan po, nakasawsaw po yung puwit ng ating bawang. Ayan. Ayan po. Kailangan po, yung tubig ay sakto dun sa kanyang puwit. Ayan. Tapos po, pagka nilagay po natin sila sa isang sulok o paligid ng ating rabitan, ano po yan, sisingaw po yung kanyang amoy, siya naman pong magtataboy doon sa lamok. Kasi po, yung smell ng bawang ay ayaw na ayaw po ng lamok yan, kaya sila po ay lalayo. Hindi man po natin sila mapatay, ay sila po ay lalayo. Kung dito sa paligid natin, lalayo po sila dahil meron silang naamoy na ayaw nila. Ganun lang po, napaka-simple lang po. Ang tinatagal po nito is 2 weeks. 2 weeks po. Ang nagamit ko po dito ay isa't kalahating bawang kasi dalawa po yung bawang na ginamit ko. Pero depende po yan sa kung gaano kalaki ang inyong rabitan. Kapag po maluwang at mas malawak, eh kayo na po bahalang magdagdag kung gaano po karami yung gusto nyong ilagay. Basta kailangan po yung paligid po ng ating rabitan ay mayroong bawat isa nito. Para po sigurado na hindi makakaano yung mga lamok makakalapit. Okay, ganun lang po. Siya nga po pala. Doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please lang po ay mag-subscribe na po kayo. At doon naman po sa mga naka-subscribe na sa akin ay marami pong salamat at kayo ay nakasuporta sa aking YouTube channel. Kaya please like, share, and subscribe. Pindutin na rin po ang notification bell para po kayo ay maging update sa ating mga susunod na video. Bye-bye!